Okay, so magandang araw sa inyo. Tingnan nyo ito kung paano nag-boomerang itong banat na ginawa po ni VP Sara. Sabi niya ho kasi rito, ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat sa laban, and dapat laban, tala, laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan. So she was talking about the ICC. Diba? So ayaw niya ng ICC raw po sa panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. So kabilang na rin po dito siyempre ang Amerika. Pero bakit naman po sa China? Eh nung panahon po ng tatay niya, 36 Chinese former military officials, generals, colonels, mga matataas ang rango po, mga Coast Guard auxiliary, economic advisor ng tatay niya, isang legitimate na inchik. Hindi ba ito ay panghihimasok o pagpayag, pagsuko, di ba, ng ating soberanya, kung tutuusin? Isipin mo, polisiya ng mga inchik ang ginagamit, sinusunod na ni Duterte, lintik na malasakit sa bayan yan, ang inang yan. Di ba? Yung bansa na nagwawalang hiya sa atin, nangaagaw ng ating interest dyan sa West Philippine Sea, sila ang nagmamanage ng ekonomiya natin. Ah. Tapos yung presidente natin dati, ibigay na lang daw ang West Philippine Sea sa mga inchik. Sara, ano to? Ano tong pinagsasabi mo? Para mo namang sinampal ang tatay mong magaling. Ay, hindi pala ho magaling, sorry naman. Di ba? Ito pa. Sabi niya dyan, ha? Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Mali. It's been 2 years, kundi ba naman kasi kayo mga gago? Ha? Hindi ko huminura, ha? Hindi ko minura. Oh, ang gago po sa diksyonaryong Pilipino, ay ibig sabihin po nito, ay this is a state of mind, parang gaga, baliw. Hindi ba naman kayo mga ganon? Yung tao na niyuyurakan ni Presidente BBM, ang pangalan po ni SBBM na noong 2011 ay isa sa nagratipika kaya tayo may ICC. Diba? Ang ICC ay nilikha po bilang maging deterrent para ho sa future emerging ng malupit na leader. Okay, ng isang malupit na diktador na ibinibintang sa tatay niya, pero siya mismo to redeem the family name at para sa taong bayan na hindi tayo magkaroon ng ganyang klaseng leader, na sumama siya sa pagratipika niyan. Yan ho, niyuyurakan ni PBBM yan. Oh, sipin mo, ikaw kasama dyan, tapos sasabihin mo, wala ang jurisdiction ng ICC, pero alam mo na meron pa silang limited jurisdiction dito. Selected jurisdiction, I mean. Na mula nung naging member tayo ng November 1 yata yun, November 1, 2011, nung naratipika. Diba? Pero year 2000 or 2001, pinasok ni ERAP ang Rome Statute ng pinirmahan niya. So, isang dekada ang lumipas bago pa naratipika yan. Diba? So alam mo, bago mo niratipikahan niya, bago ka pumirma, nagkaroon pa tayo rito ng mga hearing-hearing dito, nag-invite pa ng mga taga-ICC. No, diniscuss pa yan. So alam po ni PBBM na merong provision dyan na nakalagay na kahit tayo po ay nagpadala na ng sulat na tayo'y kakalas na, hindi pa rin po ito nag-aalay sa ating obligation to cooperate with whatever proceedings that ICC have started. Diba? Oh, bakit po ginawa ni PBBM yun? Inaapakan niya ang sarili niyang pangalan para po sa mga Duterte maprotektahan. Diba? Kasi nakakaawa, matanda na. Kahit na demonyo yan, nakaawa pa rin ang presidente. Eh pero talaga namang dinedemonyo nila. Oh. O dinapiko na ang presidente, nabuisit na, dapat po nilang maintindihan who is the president after all. Diba? Kahit anong gawin nyo? Tapos na si Duterte. Hindi lang po tapos, laos na
Anong pruweba ng Laos na? Sus Mar Joseph, hindi nga nakapagpanalo ng kahit isang kandidato ng PDP Laban na itinaas niya ang kamay, 'di ba? Ipinromote niya, sinamahan niya sa kampanya. Nada, zero, wala nga. Robin Padilla, sikat plus dumikit po sa Uniteam. Oh, eh kung hindi dumikit 'yon, posibleng manalo pero hindi 22 million votes. 'Di ba? Oh, kaso literal tayong nabudol ni Robin eh. Nang yan. Lugi tayo ng 6 na taon. Palamunin pa sa Kongreso, di mo lang pumasok bago, di mo lang kumain bago pumasok. Ay nako. Ito pa, sabi niya ha. Mga kapatid, sabi niya, mga kapatid ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna, dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Hello? Di ba sa ASEAN tayo meron 6.3 GDP growth? Pinakamataas sa ating rehiyon? Oh, maliwanag lang pong si Inday, hindi po aware talaga sa kung ano yung mga current events. At yung kanyang sinabi, yung kanyang pinadala na tatlong three pages na ewan ko kung anong tawag niya doon, kung script ba niya dapat yun, o yan po ay itok-itok notes niya. Diba? Hindi siya aware. Kasi nga po, siya po ay isang tanging sugong tagabasa lamang. Diba? Tagabasa lang si Sara. Ito pa, sabi niya. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom. Tragis na buhay. Na naman, nagugutom na naman. Diba? Yan na naman yung, ngayon yung mga narrative nila eh. Nagugutom, gutom na po kami, Mr. President. Hirap na po kami. Nangiya, oo. Napin ko yung video ni Attorney Trixie na, so, yung meron ho siyang make-up session. Diba? Gutom yan, ha? Pagod na, gutom na raw sila. Hirap na, hirap na. Teka, pakita ko sa inyo yung make-up session niya. Nasa GC namin ni Mami Peng yun. Luma na yun eh. Pero gusto ko lang makita ninyo. Hey, come on. Natabunan na. Ang dami na. Pero siguro naman ho, napanood nyo na rin naman yun sa iba, di ba? So, yan yung gutom na. May pa-makeup session pa. Wala, ang dami na. Tagal. Ito. Okay, saglit lang ha. Papakita ko sa inyo. Okay, so ito. Tingnan nyo naman. Ayan. Grabe ha. Nagugutom na. Pagod, gutom na, hirap na po kami. Gutom na ba sa kapangyarihan? Ayun naman pala eh. Diba? Grabe, no? Mahiwagang salamin. Diba? Oh my God, talaga itong mga taong ito. Okay, so balikan natin po. Ah, so na yun. Okay, umalis ka dyan. Sabi ko, alis eh. Oh, teka ha, balikan natin si Inday. Grabe yung banat niyang ginawa rin sa ano eh. Grabe yung banat na ginawa niya rin sa Kongreso natin. Diba? Eh, nag-boomerang tuloy sa kanya. Yan o. Ito yung, sabi niya, pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan
tinatrato na parang walang halaga, kaya hindi ka aya-aya at sunod-sunod, sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We deserve better. Yan, we deserve better but not Duterte. ayon nga ho sa isang political analyst, VP Sara has no significant contribution. Wala naman talaga. Ano yung pagmamalaki niya? 30-day break sa teachers? Kasi nagawa nila ng isang upuan lang. Diyos ko po, dapat nga po, July 1 pa lang ginawa na nila yun. Diba? O kaya kung kailan po yung kailan ba siya nag-assume bilang DepEd Secretary, dapat day 2, day 1 pa lang or first week pa lang nagawa niya na yun. Dahil po kayang gawin, bakit ang tagal? Diba? Ganun ho kasi talaga ang mga trapolitiko. I-delay yung dapat gawin kasi hindi raw pwedeng pagsabay-sabayin, mauubusan ka ng gagawin. Parang ang pangangailangan ng bayan, ng mga teachers, ay nauubos. Diba? Dapat bago pa silang mga ilangan ng pahinga, nandiyan na po nakalatag na yan. Diba? Naisip ninyo, dapat ginawa nyo kaagad. E pag trapolitiko, ganyan ho, delay, tsaka natin gawin yan. Meron pa tayong balang apat. So, ihuli natin yan kasi yan ang pinakamaganda para po sa in-aid palagi of re-election. Ngayon, ito naman, banat niya sa Kongreso to. Ang Pilipinas may healthcare system, dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating na sa ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbis paigtingin ay kukunan ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Ito, isa hong malaking katangahan ni VP Sara ito. Bakit yung sinabing tanga? Sabi nga ni Mami Peng, tatanga. Hindi po kukunan ng pondo ang PhilHealth. Okay, hindi po kukunan ng pondo. Saan ba nang gagaling ang pondo ng PhilHealth? Okay, dalawa ho ang pinagkukunan nito. Yun pong galing doon sa National Treasury. At yung isa po na nanggagaling po sa Members' Contribution. Okay? So yun pong galing po rito sa National Treasury, ito po ay standby fund lamang. Kailanganin nila, use it. Okay? Kung hindi nila kakailanganin, kasi sufficient, katulad po ng PAGCOR yan eh, parang GOCC, sila yung nag-generate ng sarili nilang income. Okay? Yan ang PhilHealth, it is a corporation, mga kababayan. Okay, GOCC yan, na nag-handle, pero ang sistema nito, hindi po sila yung klase ng kumikita at nagbibigay pa ng buwis sa gobyerno natin. Hindi naman po ganun ang nature ng PhilHealth. Health coverage talaga ang pinoprovide nila. Ibig sabihing health coverage, may certain procedure babayaran nila at a certain level. Depende po kasi sa funds na available. Hindi ba itong panahon nito ngayon ni PBBM, pinadami yung coverage, pinataas yung mga percentage ng coverage. For example, itong sa kidney, yung dialysis, dati ho ang coverage po niyan 2K lang. So mag-out of pocket pa yung pasyente kung ang bayaran po rito ay 4,000. Ngayon ginawang 4,000, so wala ka ng out of pocket. Diba? So ito pong kinukuhang pondo, nakalagay naman po rin yan sa gaan natin eh, na pwedeng ilipat kapag ka tatapos ng taon, tapos hindi naman nila ito gagamitin. May income naman silang sarili. Diba? Wala hong nilabag sa na batas. At ulitin ko, hindi po pondong galing yan sa members' contribution. Pustahan tayo, di nga alam ni VP Sara kung anong detalye niyan eh. Yung impromptu, ipaliliwanag niya. Paniwala ka, hindi niya kayong paliwanag yan. Nasubukan na natin siya nung tanungin yan. Kung anong masasabi niya, ano yung thoughts niya dun sa SONA message ni PBBM. That happened a day after. Pero tignan niyo naman ang isinagot, itok-itok. Di ba? Vice President ka, you were there, dapat attentive ka, dapat alam mo yan. Kung hindi ka attentive at that day, kasi nga inaantok ka dahil sa kaka-Netflix, dapat bago ka lumarga ng bahay, inaral mo yan, inintindi mo,
You could call the president. You could have called the president. He says, "Hey, Mr. President, I'd just like to ask about your message yesterday. What is this all about?" Diba dapat ganun? Natanong, walang bala, bokya. Walang usik sa tabi. Walang maiturong sa asagot. Saan pinulot? Sa swimming pool lang, itok-itok. Ito naman, sabi niya, ang Pilipinas, ito na yung banat sa Kongreso, may mga representante sa Kamara na dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. Ang police to population ratio po is 500 residents is to one police. Eh doon nga sa paliwanag kahapon ni Dan Fernandez sa Kongreso, nahit na po natin yan. We are already hitting the 500 is to one policeman. So, itong kanyang pinagsasabi, hindi siya updated rito. Kaya nga pinagtatawanan siya rito ng mga kongresista kahapon during the press conference. Upload ko mamaya. Ito pa. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. Hindi na naman siya aware that this year we will be hiring. Magtataas po tayo. May hiring at magdadagdag po tayo ng hiring ng 10,000 new policemen. Grabe si Sarah. Palibasa, reading class lang ang inatupag. O, diba? Kaya nga yung Friday niya, catch up Friday. Diba yung sa DepEd project niya? Ay, program niya? Ito ba, the country should have representatives who understand that in order to fully address a shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Okay? So, ibig sabihin po ni Sarah, dapat daw po meron tayong mga kapulisan natin, may equipment sila na halimbawa, yung mga CCTV na may mga bantay palagi. Meron naman po talaga. Pati nga mga barangay, meron ganyan eh. Di ba? Hindi na kailangan daw ng police visibility, ibig niya sabihin dyan, na hayaan na natin ang technology. Ito na yung magbabantay. Halimbawa, merong hold up may CCTV. Parang CCTV ko rin sa bahay na pwedeng intercom. Yung mga hold up o yung hold upper, makakarig ng salita, "Oy, tangina mo, kitang-kita, picturean ko ng pagmumukha mo. Wag mong gawin yan. Wag mong ituloy yan. Sasamain ka." Yung ganon. Sarah, meron na tayong ganon. Okay? Sabi niya, "Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa isyu ng iba." Kongreso po talagang binabanatan niya rito. Okay, Kongreso. Ba't hindi niya punahin ang Senate? Ganon din naman. Bahagi ng Kongreso ang Senate. Ito pa, ang Pilipinas ay may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang aadhikaing magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat ng pasahero, lalong-lalo na na pagdating sa kabataan. Kasi po, napicturean daw siya kasama yung asawa niya at mga anak. Panginang yan. Itago niyo sarili niyo. Eh, dapat daw mga employees lang daw yung nandun. Eh, malay mo, kumuha ng picture sa inyo. Yung empleyado, di ba? Talagang pang-personal lang talaga ang concern ni Sara. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikong bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masistelang impormasyon ng mga pasahero. Ayan, kahit pa ng mga minor de edad. Gano'n ka naman nakakasiguro niyan, Inday? Di ba? Natural, sikat kang tao, masusundan at masusundan ka. Dapat ho kasi ang ginagawa niya, nagpa-private jet na lang sila, di ba? No, para talagang walang makaka-detect. Tapos, mag-teleport kayo. Yun bang tipong nasa airport ka nga sumakay ng aeroplano, pero bigla ka na lang lilitaw sa loob. Dapat ganon. Ngayon ho, binalik-balik, binanatan siya rito ng Kongreso kahapon, nila Dan Fernandez.
Maliwanag lang po talaga na hindi updated si VP Sara. Diba? Ano ka, gusto niya, treatment niya, privado kapag nasa airport. Ang tanong, diba? ABCDF, private person ba talaga si Sara? Eh, taong publiko yan eh. Natural lang talaga rin. Diba? At vice president siya, natural, maraming susunod sa kanya. Eh, nung naghihirap nga tayo nung panahon ng bagyong Karina eh. Eh, diba, Sharon? Oh, nasaan si Sara? Nagko-concert sa Germany. Hindi ko nagko-concert na siya kumakanta, ha? Oh. Eh, yun nga ang spekulasyon ng mga taga-media. Eh, kasi mismo yung pananalita niya sa DepEd, sa isang pagtitipon, talagang hindi mapigilan ang pagkahilig niya, diba, kay Taylor Swift. Na siya namang binatikos ng mga kulang-kulang ng mga pulmoronix vloggers nila nang sabihin ng gobyerno na magpapatayo sila ng ano magpapatayo sila ng stadium para sa mga class sa mga Taylor Swift level ng konsyerto. Abay, fake news. Magpapatayo daw para daw kay ano kay Taylor Swift. Eh dapat nga ako magpasalamat kayo kung ganun nang sinabi. Kasi paborito ni Inda yan. Para hindi na sana mag-Germany. Diba? Yan, ganyan ang trabaho nila. Kahit fake news, papatulan nila. Tapos eh, diba? Alam naman ni Sara na may bagyong darating. Oh, pero bumira ng layas. Kasi po matagal na raw pong nakaplano. Yan ba ang malasakit, Duterte? Diba? Tapos pinagmamalaki bago pa magkabagyuhan, bago pa bumaha. Namigay na kami ng ayuda. Trabahong tamad po yun, mga kababayan. Di ba? Nandun pa lang kayo sa anticipation. Wala pa yung actual na nangyari. The necessity is not yet there. Pero ang ginawa mo, dinistribute mo na. Eh, paano kung hindi nangyari yung bagyo? Hindi nagkaroon ng bahaan? Paano ngayon yan? Di ba? O sumablay? Siguro ho, nung nangyari, nagbigay sila ng mga ganon, ang mga ang dasal niya, Panginoon, sana po mangyari bumagyo talaga at magbaha kasi namigay na kami ng ano eh, mga pangkaya ng ayuda sa mga nabahaan eh. Di kaya ganun ho yung panalangin nila Sara noon habang lumilipad papuntang Germany. Kung talagang may malasakit, pwede niyang i-cancel. Kung sakali namang mag-penalty because of the cancellation ng flight, diba? Kayang-kaya naman niyang bayaran. Tapos, there is a need, the country should have representative to understand, tapos na tayo dyan, ito. Okay, tapos na tayo dito. Ngayon, ito naman ho yung sagot sa kanya. Yan. Sabi dito, ito ho yung grupo ng Young Guns. Pinatulan tuloy siya. Sabi dyan, yung hamon nila kay VP Sara, sabi, sagutin ang mga issue, gampanan ng tungkulin, at ayan, tungkulin nananawagan ng dalawang pinuno ng Young Guns, ng Kamara de Representantes kay Vice President Sara Duterte, natigilan na ang ginagawang pag-iwas sa mga issue. Hinamon ito na sagutin ang mga kritisismo kaugnay ng kanyang pagbabakasyon sa Germany sa kabila ng pananalasa ng bagyong Karina. Di ba kasi kung talaga may malasakit, kung malasakit Duterte, kaya niya hong ikansila yun? Halal siya ng bayan, sabi niya nga eh, di ba? O bakit hindi? O bakit nga yung sabagay, hindi yung nakapagtataka? Eh yun nga lang magparamdam ng simpatya sa mga mangingisdang inaagawan ng mga inchik ng pangisdaan, sa mga hinaharas, sa naputulan ng daliri. Wala po man lang Sara Duterte na nagsalita na nagmamalasakit siya para sa kanila. Hindi na nga po natin hinihinging kundinahin mo ang China dahil imposible niyang gawin. Pero hindi niya ho ginawa. Diba? Na magpakita ng simpatya. Sabi rito ah, sagutin daw ang mga issue. Kayo naman eh, Young Guns eh. Hello? Pasasagutin nyo, hirap nga umintindi. Itok-itok. Eh kung sagutin kayo ng itok-itok, paano ngayon yan? Diba? Di para kayong nalasing bigla. O, gampanan ng tungkulin. Wala kang tungkulin eh. Ano gagampanan? Sumuporta na lang sa gobyerno sana. Diba? Suporta na lang, taga ganun, taga ano, rararasis bumba, yun lang. Kaso nananalot na ngayon eh, di ba? Kabado na eh. Ito pa,
Ayon kina Sambales Rep. J. Kung Hun at La Union Rep. Paolo Ortega, the fifth, dapat ding sagutin ng Vice Presidente ang mga issue gaya ng ginawa nitong paggamit ng 125 million halaga ng confidential funds na naubos ng 11 days. Ang mga kaso ng extrajudicial killing sa Davao. Eh sabi nga, di ba nila, sino ba yun? Yung tao nila dati? Sherwang author pala? Nang massacre na yan ng mga Pilipino. Tapos yung 125 days, ang paliwanag niya po dyan na nagkanda, dulas-dulas pa siya. Eh lahat naman daw dun sa during DepEd yun, yung binanata niya si Franz Castro. Bakit? Maaga pa naman, mayroon na kaming accounting. Maaga pa, nagsasubmit na kami ng accounting. Tapos itong si Franz Castro, panay yung ngiyaw-ngiyaw, ngiyaw-ngiyaw. Diba? Ah, yun, naalala niya yun? Oh, yun ang sinabi niya ron eh, ngiyaw-ngiyaw lang daw ng ngiyaw-ngiyaw si ano, Franz Castro. Tapos yung 30-day break, hindi niya nagawa. Kami, ni Yusek Pova, isang upuan lang nagawa namin. Hindi ba naman kayo pa nga eh? Natural. May kapangyarihan kang gawin yun. Kumbaga, internal law lang yun eh. Tapos ihingian mo ng ganun magawa ni Franz Castro na magawa yun, eh, kongresista yun. Kahit na magtutuwad yan dyan, kahit na pilipitin yan ng liig ni, ano eh, ni Akla, ni Manuel. Diba? Walang mangyayari. Wala talaga sa hulog. So pa, sabi niya, balibuelta sa kanya ng mga to. Sabi nga ni Sarah doon, lahat ng ginagawa nga namin dito, lahat ng ginagawa nga namin, she's referring to DepEd, ginagamitan namin ng confidential fund. The confidential fund came from OVP. Ginagamit mo sa DepEd, amats talaga kayo. Diba? Sabi mo, walang issue sa accounting? O, anong ginagawa nyo? Diba? Walang issue sa COA, anong ginagawa nyo? Ito pa, ginawa ni Kong Hun at Ortega ang pahayag bilang reaction sa open letter ni Sarah Duterte sa mga Pilipinang Muslim kung saan binanggit niya na walang patutunguhan ng bansa. Ma'am, kayo po ang wala sa bansa. Nang bagyuhin ng Super Typhoon Karina ang mga Pilipino, nasa bakasyon po kayo. Diba? Please naman po, do your duty as a country's number two official. Right? The last we heard from her was when she left her entourage at the height of Super Typhoon Karina. While the president and all of us here, all of us were preparing for the storm's onslaught. Yan. Hanggang ngayon, hindi pinapaliwanag ni Ma'am Sarah sa mga tao kung papaano niya nagastos ng 11 days ang 125 million confidential fund. Ba, may issue rin ng extrajudicial killings noong mayor kayo. Ang tahimik nyo. Diba? Tama na po yung reklamo, Ma'am. Magtrabaho na po tayo at lalong-lalo at tulong-tulong tayo para mapaunlad ang bansa. I am appealing to your Muslim brothers, to our Muslim brothers and our countrymen in general, to take the contents of Ma'am Sarah's letter with a grain of salt, ayon pa sa mambabatas ng mula La Union. Yan. Ipinunto ni Ortega na si Duterte ang nagpalaki ng issue kaugnay sa pagbabawas sa 75 sa kanyang mga security detail. Yan. I know it now turns out that she still has more than 400 security personnel. Diba? Totoo naman eh. Pinarap si Sarah naman ho, nagpalaki talaga niyan eh. Binawasan ng 75, iniyakan niya. Pero ang dami pa rin naman, nasa 400 more or less, ang mga naiwan sa kanya. Diba? Kung meron siya nararamdamang banta sa buhay niya, sa tingin niyo kaya yung ganyang karami, hindi pa ho sapat? Ito ho yung klase ng tao na bubugbuging ka kapag naagawan mo ng candy. Diba? Ganun ang ganong klaseng ugali nito sa tantrums palagi. Walang ano, wala ho sa, ano ang tawag dito? Yung wastong katinuan. Ganon. Sabi ni Rico, bakit wala bang tungkulin si Fiona? Sayang pasahod sa kanya, umiiyak pa sa security niya. Wala ho talaga. Diba? Basahin nga po ninyo yung ano. Diba? Binasa ho natin lang ulit yun eh. Article 7, Section 1 hanggang dulo, no, Executive Department, wala pong nakalagay doon. Ang nakalagay lang doon is kung paano mapapakinabangan ang spare tire. Kailan magiging acting president ang spare tire vice president o ang spare tire president? Diba? Kailan po magiging full president itong spare tire?
Yun lang po ang nakaprovide doon sa constitution natin. Wala hong nakalagay na ito ang trabaho ng vice president, bla bla bla. Walang ganun. Diba? Kaya nga sinasabi natin, kung talagang totoong sinasabi niya, magkaibigan pa rin kami ni PBBM, kaibigan ka pa rin para sa akin, sabi niya nung una, ikaw lang, ikaw pa rin ang presidente ko, support pa rin ako sa'yo. Sabi ko nga, kung talagang totoo yan, para magsitahimik ang mga kaalyado ng tatay niya, kung wala siyang kinalaman sa mga racket ng tatay niya na napag-uusapan, mag-resign siya bilang vice president. Diba? And after all, she was tagged to be the next president so by 2028. So, anong kinakatakot? Diba? Mag-resign. Pinakamaganda. Hintayin pa bang ma-impeach? Diba? Wala talaga. Okay. So, iwan mo na natin ito. Si, ano, si Princess Tara nyo.